Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes, November 24, 2022. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Andres Dunglac, pari at martir, at mga kasamang martir. Para po sa ating unang pagbasa, nagpapatuloy po tayo sa Aklat ng Pahayag, Chapter 18, verses 1 to 2, verses 21 to 23, and then Chapter 19, verses 1 to 3, and verse 9. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam ng mga ibon. Isang makapangyariang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, lauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Pinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli siyang umaawit. Purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat at paalala muli, patapos na po ang taon ng liturhiya natin sa simbahan. Halos 3 araw na lamang po. Sa darating na linggo ay papasok na tayo sa bagong taon at pagsisimula rin po ng panahon ng Adbyento. Sa ating pong unang pagbasa muli, isang pangitain ni San Juan tungkol sa pagbagsak ng bayan ng Babylonia dahil sa makasalanang pamumuhay nito. Kung mababasahin po natin sa history, ang Babylonia po ang isa sa pinakatanyag, pinaka-asensadong bayan noon, at talagang marami po itong sinasakop no, ng mga bansa, at bawat bansang sakupin ay ipinapasunod nila no, sa mga gawain nila na labag sa kautusan ng Diyos. Ang pagbasang ito po no, ay madalas din na gamitin no, ng ibang sekta laban sa simbahang Katolika na kapag sinasabing yung sa English po kasi pag binasa niyo merong War of Babylon, yung mga hostess, mga bayaran ng Babylon, na sinasabi nila ang simbahang Katolika po itong Babylon na ito dahil nga maraming diyos-diyosan, maraming sinasamba at mga kahalayan. Pero kung tutuusin po no, sadyang iba po yung pakahulugan ng pangitain na ito at hindi ito yung simbahan na itinatag ni Kristo dahil mismong ang Babylon sa pangitain na ito ay bumagsak.
kahit gaano katanyag, kalakas o kalawak ang kapangyarihan ng Babylonia, ito rin po ay nagwakas, naglaho din, no? Bumagsak din. Pero ang simbahan natin, kung inaakala nila na ito po yung Babylon, eh bakit magpasa hanggang ngayon sa kabila ng maraming iskandalo, sa kabila ng maraming pinagdaanan ng simbahan, eh nananatili pa rin itong nakatayo. So, hindi po ang simbahang Katolika ang tinutukoy sa pangitain ito ni San Juan. Bagaman, muli po yung paalala sa atin lahat na patuloy tayong mamuhay, sikapin, no? Mahirap man, lalo na sa panahon ngayon, no? Sa modernong panahon, pero sikapin pa rin natin na mamuhay at makasunod ayon sa kagustuhan ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.